Hello mga kalaag, i-flex ko lang po sa inyo itong bookstore na napasukan namin along the highway kasi po papunta sana kami ng McDonald's. Amazing dahil ito pong bookstore na to sa labas, hindi siya attractive at parang wala lang. Pero sa loob, wow, marami palang choices at malaki. Actually, may underground siya. Ito yun, yung part na to is underground siya. And wala naman talaga kaming balak na pumunta dito. But since nag-explore kami at inalam kung ano ang mga meron dito sa underground na to, ito po yung natuklasan namin. Actually po, lagi namin itong nadadaanan every time na pupunta kami sa paborito naming fast food sa Bukhari or kung minsan naman sa Pizza Hut or most of the time McDo kasi yun yung mga paborito namin and budget wise. So ito, nadaan-daanan lang namin itong lugar na to until today na curious kasi nga sa labas hindi siya pansinin at parang wala lang, pero madaming pumupunta, maraming pumapasok dito sa area na to, so tinignan namin kung ano ang meron sa ano niya, ground floor. So parang wala lang siya, although may mga tinda siya, pero alam niyo hindi siya nakaka-capture ng attention. But nung bumaba kami, ito na. Actually, malawak talaga to, kaya lang hindi ko lahat siya na videohan kasi baka bawal or something na ganyan. So kung ano lang yung pinuntahan naming side, yun lang yung na videohan ko. And yung isa talaga na nag-capture ng attention ko is yung mga miniatures design. Ang gaganda niya, ang cute, tsaka alam nyo parang gusto ko nang gumawa ng ganito. Ayan, sample siya. City. Tapos ito parang something na park or village. Ito, North Pole. And then yan, ito, city rin to kasi ayan, may mga buildings. Ito, from other side naman, ayan, may fountain siya. Isang malaking, actually, itong miniature na ito, malaki yan. Tsaka itong jungle or zoo or kung ano ba yan. Panahon pa lang mga dinosaurs. Ang cute niya, ang liliit niya talaga. Tsaka yung mga materials, kompleto dito. Kaya parang nakakainggan yung bumili or gumawa ng ganitong mga klase ng designs. Kaya lang naisip ko, wala na nga akong panahong magpahinga para sa sarili ko. Gagawa na naman ako ng panibago kong pagkakaabalahan aside from YouTube. So, teka muna, parang stop muna. Pag-isipan ko muna kung kakayanin ko ba o hindi. So, for the meantime, nag-enjoy muna akong mag-sightseeing sa ganda at pagka-creative ng mga miniatures na to. Actually, to it takes time kasi mabusisi ang paggawa nito, yung pag-cut pa lang, yung layout mismo, parang ang hirap mag-isip ng idea kung ano yung gusto mong gawin. Ito, madali lang siyang tignan pero parang nako, ang hirap gawin. Or depende talaga kung magaling kayo sa mga arts. Yung may talent kayo sa mga ganito, easy lang to. But for me na nagandahan lang ako, I mean talagang mahihirapan akong buuhin siya. It will take time. So ito yung mga materials niya from threads, iba't ibang threads. Ayan, may mga pangpinto yata to eh, mga ganyan. Mura siya kung tutuusin, kaya lang hindi mo naman siya makukonsume lahat, konti-konti lang yung gagamitin mo. So, gagastos ka talaga. But, alam nyo yung pagka yung gusto nyo, hobby nyo,
hindi kayo magkukwenta ng gastos eh, basta masaya kayo, di ba? So ayan na yung mga ano, pine trees, mga puno-puno, coconut tree. Yan, basta mamimili ka lang diyan, meron din diyang mga ano eh, yung mga animals. Yan, sa later part. Ayan, ito na. Yung pang farm collection ng animals, may mga dinosaurs niya. Ito medyo pricey siya, yung mga ganitong ano, ganitong items. Kasi hindi ka naman makakabili ng isa-isa lang, nakaset siya. So yun talagang ano, paghahandaan ng budget hanggang sa matapos siya. And then sa pag-ikot-ikot namin, dito na ako nakakita ng wallpaper. Yung currently nakadikit sa ano ko, sa wall ko, ito yung dito ko yung nabili sa Binkayim. Hindi siya ano, hindi siya mura, pero na-cover niya lahat yung ano ko, yung wall ko. So marami talagang pagpipilian. Nag-isip muna kayo ng layout, idea na gusto nyong gawin, yung pagtsatsagaan nyo, and then saka kayo bumili ng mga materials. Ayan, ang dami-daming choices. Talagang lahat ng kakailangan ninyo para sa inyong design, nandito talaga siya. Mamimili kayo from smallest to biggest. Depende kung anong designs ang gusto nyo. Parang nabusog talaga yung mata ko dito. Alam nyo, kasi ano, wala to sa plano, wala sa balak. Pero nalibang kami, almost 2 hours kaming nag-ikot dito. Wala kaming nabili kundi yung wallpaper ko at saka yung ibang gamit ng kasama ko na hindi naman talaga namin need. Since nandito na kami sa loob, nakakahiya namang lumabas na walang bit-bit. So ayan, napaka-colorful. Magkakaroon ka talaga ng interest na gumawa ng kahit na anong designs. Kasi nakakalibang siya by the color lang tsaka yung mga sizes. Pero naku, talagang effort ang paggawa nitong mga ganito. So ano yan, by hobby or interest lang talaga. So ayan, siguro ito na yung last part ng pag-ikot-ikot namin kasi na namin talagang lumabas at pumunta kung saan kami dapat pumunta since na-traffic kami dito. Worth it naman kahit na na-stranded kami dito sa Binkayim, okay lang kasi ano, maganda, marami kaming ano, natuklasan na yung mga matagal naming hinahanap nandito lang pala pwedeng bilhin. So mga kalaag, hanggang dito na lang po ang vlog for today. This is GPH. At salamat po sa pagsama ninyo sa akin ngayon. Stay with me. Have a good day and God bless!